Ibig sabihin, pag nai-apply mo to sa surface ng kahoy or sa cement, sa bricks, pwede mo pa siyang patungan ng mga latex na mga pintura o yung mga oil-based paints. And pwede mo rin siyang haluan or tintable siya ng mga universal paint colorants o yung mga tinting color. This one, ang laki na ng discoloration niya. May mga black spots na siya. Mapapansin nyo, may mga green part na siya. Build up na ng algae siya or yung mga lumot. At eventually, it will end up like this. Hanggang sa maging brittle na siya at hindi na safe gamitin. Today on our episode of DIY Dads Watch, Learn, Enjoy, and Create ay ibabahagi ko sa inyo yung isang newly discovered ko na process sa pag-finish ng kahoy para maging waterproof. But before that, i-share ko muna to sa inyo. These wooden seats are part of my first projects when I started woodworking. Upuan ito ng swing na ginawa ko na part ng PlayStation for my kids. Unfortunately, ang akala ko before na ang pag-apply ng clear color varnish or sanding sealer ay sapat na to protect it from natural elements such as mabilad sa araw at mababad sa ulan ay hindi pala. At first naging brittle or lumutong na siya dahil masyado siyang exposed sa ulan, hamog at sa init ng araw, then mauulanan ulit, lalambot at maaarawan ulit. And hanggang sa naging unsafe na siya gamitin at ito na lang yung natira. Gustong-gusto ko pa naman yung nagkakaroon ng time maglaro outside our house yung mga anak ko para pawisan, magkaroon ng outdoor activities at makapag-bonding kami. Kaya naman, on my second attempt sa pagbuo ng mas malaking PlayStation for my kids, ay tutulungan ako ng boss ni. Woo! And this is ideal for waterproofing woods, concrete, masonry, bricks, flower pots, wood decks, plasters, at yung mga chalky surfaces like gypsum boards. And here are the advantages of this water sealer. This is water-based. Primary benefits are yung durability. May superior adhesion to most substrates and has better flexibility than oil-based. The retention, it resists choking o yung nagpupulbus-pulbus siya. And yung ease of application, smooth and even application with less brush drag. If mapapansin mo, pagka nag-brush ka ng substance using oil-based, mas malapot yun, yung dragging ng paintbrush mo, yung pag-a-apply mo, medyo mas malapot. Mas mahirap siyang i-apply. Unlike sa water-based, smooth mo lang i-apply using a paintbrush. Wow! Siyempre, ang oil-based na mga substances and mixtures may sariling advantages din. Pero for me, mas okay ang water-based mixtures since mas mabilis din siyang matuyo at halos walang amoy. Woo! This is non-toxic, non-flammable, clear glossy transparent film. Kung mapapansin mo, kung ano yung kulay ng subject na lalagyan mo nito, yun pa rin yung kulay na makikita mo even though coated na nito. At ang maganda dito, paintable na rin siya with latex or yung mga oil-based paints. And tintable din siya ng mga universal paint colorants, for example, yung mga tinting color. Ibig sabihin, pag nai-apply mo to sa surface ng kahoy or sa cement, sa bricks, pwede mo pa siyang patungan ng mga latex na mga pintura o yung mga oil-based paints. And pwede mo rin siyang haluan or tintable siya ng mga universal paint colorants o yung mga tinting color. With UV protection na rin siya at ang pinaka-importante sa lahat, 100% waterproof siya. Wow! And I'll show you kung gaano siya kadali i-apply. Woo! This is ready to use and no need to dilute. Do not apply it at temperature of below 10 degrees Celsius. If we are going to apply it outdoor, we don't need to worry since ang temperature naman dito sa Pilipinas ay between 21 to 30 degrees Celsius. So may restriction lang siya if we're going to use it to water seal yung mga nasa loob ng cold storages. I prepared pine wood planks and I opted to use this as a subject for my experiment kasi lighter color siya, mas madali natin makikita yung differences nila
At alam naman natin na soft wood ito, kaya mas madali siyang ma-deteriorate compared sa other woods. Kaya mas madali natin makikita yung resulta. For best results, surface should be clean and dry. We could use brush or spray. Depende kung gaano kalaki yung surface na gusto mong i-waterproof. Second coat if the first coating has dried for at least 1 hour. And my 10 days of experiment starts now. I directly applied water to it in the morning and in the evening while waiting for the actual rain to come. After a couple of days, I soaked it in water overnight and the whole day, then sun dry. Finally, rain pours. And this is the last stage. I just keep them in my shop for 48 hours. At eto na siya after 10 days. This one on my left, ito yung without Bosnian water sealer. At itong may DIY dad label, ito yung may 2 coats of Bosnian water sealer. Visible agad yung differences nilang dalawa. This one, andun pa rin siya sa original state niya and yung color niya after natin mag-apply ng Bosnian water sealer. Woo! Crisp pa din yung pag-touch sa kanya. And walang sign ng any defect or brittleness. Wow! On the other hand, this one, ang laki na ng discoloration niya. May mga black spots na siya. And I'm sure inside these black spots are budding na yung molds or namumuuna at nagmumultiply na yung mga mildew or yung mga amag sa loob. And look at this. Yung greenish part, mapapansin nyo, may mga green part na siya. Build up na ng algae siya eh, or yung mga lumot. At eventually, it will end up like this. Hanggang sa maging brittle na siya at hindi na safe gamitin. I'm sure sa experiment ko na to ay nasagot ko yung tanong ko at yung mga tanong nyo kung paano mag-waterproof ng kahoy. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para laging updated sa mga bago nating videos na for sure malaki ang maitutulong sa iyo sa DIY world. And I'm inviting you all to join FB group of Bosti Philippines para sa mga bago nilang products. Once again, ako inyong DIY Dad hanggang sa muli.